Hello, hello, good morning or good evening mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi po sa lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa amnang sulok ng mundo. Migamigalab shoutout sa mga kapwa ko po, OFWs around the world. Migamigalab shoutout sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at share. Sa topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay naku po. Inabihan ni dating Pangulong Duterte si ating pinakamamahal na presidenteng binotong Bungbong Bangag Marcos na magtrabaho daw. So, ito, basahin natin o, gikan sa masa para sa masa. Ang sabi ni dating Pangulong Duterte, gusto ko siyang magtrabaho diyan for 6 years. Naku po. Pagtisan pa ba namin, Tatay Digong, yung si Bungbong Marcos for 6 years na grabe pagtaas ng bilihin ngayon. Ultimo luya, dipota, 270 ang kilo, ponye mas. Tapos 6 years, tapos may balita pa na magtataas ang inflation or mga bilihin in the coming months. Maawa naman kayo, Tatay Dix. So sabi pa niya dito, he was elected by the people, which is correct. Ang mali natin, hindi tayo nakinig dati kay dating Pangulong Duterte, na may isang kandidato dyan na nag-cocaine. Yun, nabudol tayo. Sabi pa ni Pangulong Duterte, putang inang yan, magtrabaho ka dyan. So PBBM, putang inaw daw, magtrabaho ka dyan. Huwag kang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Sisinghot-singhot. Para kang yung bang, ang tawag sa amin yan, yung sa tawsog, yung kambing na malaki, yung lalaking kambing. Bundan, ang tawag sa amin yan eh. Tapos pag nakasimhot ng kipay ng malaking kambing, na ng babaeng kambing, gumagano. Ganyan no. Sabi pa rito ni Pangulong Duterte, or dating Pangulong Duterte, you work, we paid you, which is tama. Dahil bakit ba nagpa-elect si Bungbong Marcos? Pagka-presidente, dahil gusto niyang magtrabaho, dahil gusto niyang magserbisyo sa taong bayan. Pero, kabaliktaran eh. Diyos ko po, nagpa-elect pala si Bungbong Marcos para ipain tayo sa China, parang gawing giniling sa mga bala ng mga ballistic missile o supersonic ng China. Yun palang nais ni Bungbong Marcos. At isa pa doon, kaya pala tumakbo si Bungbong Marcos para ma-solve ang kanilang mga kaso sa Jamaica at mabawi yung mga nakaw na yaman ng kanyang tatay doon. Kaya tayo ang ipahamak niya. Kung nag-kiss ass siya kay Uncle Sam, kay Joe Biden, na, Diyos ko po, nilampaso ni dating President Donald Trump nung isang araw, no? Sa kanilang dalawang debate. Si Joe Biden doon, akala mo eh, nagro-rosaryo. Wala! Naku po. So ngayon, sabi pa niya dito, we elected you and you were pay and we were paying you. Tay, hindi ka nagboto kay Bungbong Marcos. Kami lang yun. We were paying you, okay. Taong bayan, nagbabayad kay Bungbong Marcos. Magtrabaho ka. Sabi niya nito, do not worry. Nobody but you. Interested na tanggalin ka. It's a waste of time. So nobody daw but nobody. Wala dong interest na tanggalin siya dyan. Naman tay. Waste of time, hindi naman na. Ba't si Gloria dati at si Irap? Oh, hindi naman yun waste of time. Tanggalin mo na tay. Wala namang kwintang presidente yung binoto namin eh. Tanga. Under the panty. Ay pa niya dito ni Tatay Digong, as a matter of fact, I'm praying that he should live until the very end of his terms. Ako tayo, maawa ka naman kung ikaw nananalangin na
Matapos ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang termino, hindi po kami dyan. Bukas, nananalangin kami na sana. Bukas, magising namin, wala na si Bongbong Marcos sa Malacanang, napalayas na at si BP Sara na ang presidente. So, sabi pa niya dito, wala akong ano kay Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho kasi binoto natin siya. Magtrabaho ka dyan, gawin mo para sa bayan. Nagtrabaho naman. Si Pangulong Bongbong Marcos, nagtrabaho. Uy. Panay travel, ang hikayat investment. Tapos pagbalik, kulangot pa rin niyang dala. Anong investment? Naggumastos lang sa pira ng taong bayan. Nag-travel around the world. Kahit mayaman siya, hindi naman niya yung nagawa. Dahil siyempre, magastos. Itira sila sa mga 5-star hotel. Pupunta doon, tapos magdala ng mga patay gutom niyang mga elitistang mga kaibigan. Durugista pa nga yung iba. Mahal ko ni Sayaro, diba? Ayun. So, nagtrabaho din naman si Bongbong Marcos. Busy nga siya ngayon, in fact. No? Sila ni Martin Romualdez kasama. Namimigay ayuda ang laki ng tarpaulin ni Martin Romualdez. Maliit ang kay BBM. Ito ba? Tapos, ano, may nakatatak pa doon sa mga bigas ngayon na Romualdez Rice. Mayroon pang tingog party list copy. At mayroon din silang dala na Frasco sardines. Palakpakan. Sana ba yun? Ang palakpakan natin. Nawala. Busy. Dahil bakit? Busy si Bongbong Marcos sa pag-ikot-ikot. Ngayon malapit na suna niya. 23 days na lang. Or 24 days. Magsusuna na siya. Wala siyang may pagmalaki. Ngayong taon na to. Or within 1 year niya. Na naman. Dahil wala siyang nagawa. Nagsipagmahalan lahat ng bilihin. Bill sa kuryente. Nagsitaas na tubig, pamasahe. Tapos kung ano pa, mga bilihin. Tumaas pa ng mahigit 4% ang inflation. O wala. Walang solusyon. Puro West Philippines eh. Busy kay Duterte. Para busy sa mga Duterte para pabagsakin. At busy kay Pastor Kiboloy. Para agawin ang mga property ni Pastor Kiboloy doon sa Davao at sa pati sa ibang bansa. Gustong hawakan, gustong nakawin ang kinin ni Bongbong Marcos at kung sino pang mga kasabwat niya diyan. Tahimik ko siya, di ba? O Risa Hontiveros, yung iho di puta, na para daw kuno sa women, children, etc. Tahimik sa mga nangyaring pinagsusuntok, pinagsisipa ng mga soft forces doon sa paglusob nila sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kiboloy. Tahimik si Risa, tahimik din si Bongbong Marcos. Ibig sabihin, magkasabwat ang mga iho di puta. Trabaho talaga ni... Si Bongbong Marcos talagang may pakaranian dahil hindi man lulusog doon yung mga bata-batalyon ng mga kasundaluhan na yan, kapulisan na yan, at may namatay pa sa mga kitbog doon na mga IP na binablog ni Bisdak Pilipinas. Nilusob sila doon, inatak yung senior citizen doon. Dalawa na patay. So, tahimik si Bongbong Marcos, pero maingay siya pagdating sa West Philippine Sea at ang kanyang mga piste na mga gabinete. Ayos, gibo, ayos, tariela. Ayun, dapat yung paslakan ng mga kwitis, mga kung ano dyan, no? Yung mga bunga nga nun. Maganda, paslakan ng ginalon, ano ba, yung igit or yung malaking tubol, no? Pasok sa bunga nga ni Gibo at saka ni Tariela. Bagay ba? Ayun, walang hiya. Puro sila, ano? Puro sila West Philippine Sea, West Philippine Sea, West Philippine Sea. Nasabi nga ni Tatay Jason sa at ni Brothers Travelers, maingay ngayon dyan sa ano? Diyan sa Clark Air Base, dahil nagsidatingan yung mga sundalo doon, mga gamit, no? Ng mga pandigba ng Australia, ng Canada, andun, nakapusti na. So gusto talaga tayong gawing giniling ni Bongbong Marcos at ang mga pisting yawa, mauna pang lilipad yan pa ibang bansa. Isisave si Sandro, si Simon, at saka si Vincent, pati yung kokak niyang asawa. Dapat yun yung ibala mauna.
Dapat ito si Bongbong Marcos, no, hindi lang AFP, hindi lang men in uniform, siya dapat ngayon magpapirma. Lahat ng mga loyalista dapat ngayon, tatanungin niya, pirma kayo dito, handa ba kayong ibala sa gira? Tingnan natin yung mga mayayabang dyan kung papayag na silang una doon ibala. Hindi yan. Maiihi yan sa kanilang mga, ano, mga pantalon. Magdayapir kayo para hindi tumagos. So yun, malinaw, PBBM, sabi ni dating Pangulong Duterte, putang ina mag, ano ka daw, magtrabaho ka, huwag kang ngiwi-ngiwi dyan, huwag kang babangag-bangag. Binayaran ka. At yan ang trabaho mo, di ba? Katumakbo para magsilbi sa taong bayan. E ngayon eh, anong ginawa ninyo? Puro kayo kurakot, puro kayo ayuda. Ginawa na ninyong gatasan ang ayuda. O, 90% inyo, kurakot ninyo, 10% lang na ipamigay. Mga ihudi po, talaga kayo magkandamatay na sana kayo. So hanggang dito lang, maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.